Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon guys, hindi na ako masyado na, parang maputla pa rin ako. So ngayon guys, Aves, mag-check uli ako ng BP. Dahil kahapon, ang BP ko is 94/48. Ganun siya kababa guys. And ang baba ng heartbeat ko, kasi 7 days na lang, tapos na yung Ramadan dito. Sa loob ng 3 weeks, laging 6 na oras lang yung tulog ko at hindi ko kaya ang 6 hours na tulog. Hindi kaya ng katawan ko yon, hindi ko kaya ang buyat, tapos pagod ka pa sa trabaho. So talagang bumigay yung katawan ko. As in kahapon guys, talagang naglilinis ako sa taas. Kasi ako lang naglilinis sa taas. So naglilinis ako sa taas, nararamdaman ko para akong nahihilo and nag-shortness of breath ako. Sabi ko bakit parang kulang yung hangin dito sa aking Sabi ko, tas ang ginawa ko, nirelax ko yung aking, siyempre kailangan huwag kang ninervous. And kailangan yun guys, kailangan talaga, is, sinishare ko to sa inyo, is para kailangan, kahit nasa ganung sitwasyon, kailangan hindi ka pa rin ninervousin. Or kailangan ko kontrolin mo yung nervous. Kasi talaga naman guys, kahit naman sino, kapag hindi ka makahinga ng maayos, ay ikaw ay ninervousin. Kumbaga kinakabahan ka. So kailangan kontrolin mo yung kaba mo. Kasi ako sabi ko, kinabahan ako bigla. Kasi parang, bakit nag-shortness of breath ako? Wala naman akong nararamdamang sakit. Yung nga lang, nahihilo ako. Ano kaya yung problema? Sabi ko. Tapos yung hinga ko, iba. Nararamdaman ko talaga iba. Tapos parang nininerbs ako. Ginawa ko, kinontrol ko siya. Or, hindi ko hinayaan na anuhin ako ng nervyos. Kasi kapag ninervyos tayo guys, yun na yung time na. Siyempre, lalong sasama yung pakiramdam natin. So, iniisip ko na baka acidic ako. Kasi acidic ako, guys. Baka yung pagsishortness of breath ko is cause din yun ng acid ko. Kasi baka tumatas yung acid ko. Pero, ang ipinagtatako ko kahapon, naglilinis ako taas, hindi ako nag-burp. Kasi kapag ako ay ina-acid, dumidighay ako. Pinipilit ko yung, dumidighay talaga ako. Kasi pag nilabas ko yung, parang nakapagdighay na ako, medyo gumaga ng pakiramdam. Pero hindi ako nadidighay. Hindi ako kahit piliting ko siyang dumighay, hindi ako makadighay. So, sabi ko, parang kakaiba pakiramdam ko. Pero inano ko lang yung, in-ignore ko. Pero yung paghinga ko, ay kakaiba na. Tapos binuksan, kasi sa CR ako naglilinis. So, ginawa ko, binuksan ko yung CR para makapasok yung hangin sa loob yung aircon. Sabi ko, parang nakasara lang yung pinto kayo. Pero masama pa rin. Pero hinayaan ko lang. Hanggang sa makatapos ako maglinis sa taas and then bumaba na ako dito sa kitchen. And doon sa kitchen ako is nagbabalot na ako ng sambusa kasi pagkain nila yon. And then nagbabalot ako ng sambusa. Kakaiba na yung nararamdam ko. Nahihilo ako. And inaantok ako na iba yung antok ko. Alam mo yung ganyan talaga. Babagsak ako. Tapos parang ang paningin ko is parang lumalabo. Parang nahihilo. Ganun talaga yung pakaramdam na hilo. Parang iba kakaibang pakaramdam ko. Sabi ko, iba na itong nararamdaman ko. So, hindi ko nararamdaman yung acid. Kasi kapag ina-acid ako, nag-umaanghang dito sa aking, feeling ko may mayroong mint dito sa aking lalamunan. Pero wala ako nararamdaman na ganun. So, ang ginawa ko is, chinek ko na yung BP ko. And nag-check na ako ng BP ko. Ang BP ko is 94/48. Nashock ako. Ganun ka baba. Kaya pala, nahihilo na ako. And, hindi ako naniwala nung first BP ko. So, chinek ko ulit. Baka ako nagkamali lang. Chinek ko ulit, tumaas siya ng konti, 96/53. So, ganun pa rin mababa. So, it means, totoo yung BP ko, na yun yung BP ko. So, talagang hindi, sabi ko, iba na yung pakiramdam ko. And, sinabi ko na kagad siya sa amo kong babae. Kasi nakita niya akong dalagala ko to. Kasi sa kanya to eh, kinuha ko talaga. Nakita niya, kamusta ang BP mo? Kasi alam niya na bumababa yung BP ko. Sabi ko, hindi mataas na baba. Masama pakiramdam ko. Tinawagan ko na kagad yung anak niya na nagpabili ako guys ng perosulfate agad-agad. At sakto naman talaga na niloob ng Panginoon na nasa labas yung anak na babae. And nung tinawagan ko, binilhan agad ako ng perosulfate. And pagdating dito, as in, ininom ko na kaagad siya yung perosulfate. Kasi talagang kakaiba. And syempre, nalaman nila, bakit ka inom ng perosulfate? Ganyan, ganyan. Siyempre, tanong. Ganyan. Kinausap ako ng amo ko, lalaki, ano, kailangan ka bang dalhin ng doktor? O ano kailangan? Sabi niya, ganun. Sabi ko, hindi okay na kasi uminom na ako ng perosulfate. Pero kailangan mo magpahinga. Ganyan yung sinasabi nila sa akin na magpahinga. Nagpapasalamat pa rin naman ako kasi ganun na sila na concerned pa rin sila sa akin na kahit na, syempre maraming trabaho kasi alam naman na Ramadan, talagang maraming mga trabaho na naghihintay, daming lulutuin, daming lilinisin. Syempre, tas puyat talaga naman ganun kapag Ramadan. Pero papasalamat pa rin ako kasi nga
concerned pa rin sila kahit nakatulong lang nila ako. And sinabi din sa akin kahapon ni among lalaki na, oh, inumin mo yung medication mo kung talagang ano, kumusta nung gabi, kumusta niya ako, kumusta, nahihilo ka pa ba, o masama pakiramdam mo. Sabi ko, medyo okay na yung pakiramdam ko kasi uminom na ako ng gamot. Pero medyo nararamdaman ko pa rin na parang kakaiba pa rin, hindi pa rin okay, pero hindi na katulad nung una kasi nakainom na ako ng gamot. So may effect na yung gamot na ininom ko. And nag-check ako ng BP, medyo tumaas na yung BP ko nung time na yung pagkatapos ko uminom na gamot, mga ilang oras, siguro mga 4 hours, after 4 hours. Umano na ako, medyo tumaas-taas na yung BP ko, umukay-okay na siya kasi medyo umagay na rin pakiramdam ko. And ngayon nga, i-check ko ulit ngayong umaga, so kinabukasan na ito yon. Ito ng umaga na alas 10 na guys, tapos na ako maglinis sa baba, tapos na kami nung kasama ko maglinis. And gagawin ko naman ngayon is magluluto kasi ako, tapos tulog pa yung mga amo ko, pati yung alaga ko tulog pa. So mati-check muna ako ng baby, pero nagpahinga muna ako, kaya umupo ako. Yung nga lang, nagdadaldal ako, pero nagpahinga naman ako. And check ko ngayon yung baby ko, pero nakainom na ako ng gamot, uminom na lang ako ng Perosulfate. So kailangan talaga guys is pangalagaan din natin yung ating sarili, kahit na sabi nga ng ate ko, maawa ka sa sarili mo, sabi niya kasi pinasa ko sa kanya. Ate, ang baba ng baby ko. Oo nga, ang baba ng baby mo, ganyan-ganyan. Sabi mo sa amo mo yan, ganyan-ganyan, sabi niya. Sabi ko, sinabi ko na sa amo ko yan, ganyan. Tapos kung hindi pa rin daw okay yung pakiramdam ko sa ngayon, pag halimbawa, ang sabi kasi na ako, pag hindi pa rin okay yung pakiramdam mo bukas, papacheck up ka na talaga ha, para mabigyan ka ng tamang gamot, kung baga, sabi niya. Sabi ko, oh, sige, sabi ko lang. Pero sa ngayon naman guys, medyo ano pa ang ulo ko, pero okay naman ako, tsaka uminom na ako ng gamot na. And, check ko ngayon yung aking baby. So guys, kailangan talagang pangalagaan natin lagi yung ating sarili. Dahil, paano tayo makakapagtrabaho? Paano tayo makakapag, alam niyo, makapagtrabaho ng maayos kung may sakit tayo, di ba? So kailangan alagaan natin din ang ating sarili. And nagpapasalamat rin ako dahil nakatagpo ako ng amo, talaga na mabait pa rin. Pagod man ako sa trabaho dahil alam ko naman kasi Ramadan na ngayon. Pero ay, ang inaano ko dun is, na-appreciate ko yun na, kamusta ka na, yung ganun ba? Alam nyo guys, yung mga pagkamusta pa lang ay nakakagaanay ng loob. So, nagkapasalamat pa rin. So, ngayon guys, nasa akin yung kanyang kadilang BP. Ako na yung laging may hawak na rin. Dito ko na lang nilalagay sa kusina. Hindi ko na dinabali sa kwarto nila. And as you check ko ngayon yung aking BP. So, later darating si Donna. So, siyang papacheckin ko ng aking BP mamaya. So, yan. Mag-check ako ng BP. Goodness, 95/60. Bakit ganun? Uminom na ako ng gamot. Guys, my BP is 95/60. Kaya pala iba pa rin yung pakiramdam ko, pero alam nyo, pero yung okay na yung aking heartbeat, yung aking ano, nasa 101, so okay yung pakiramdam ko. Pero minsan medyo hinahapo pa rin ako. Pero 95/60. Pero uminom na ako ng gamot guys. Pero nararamdaman ko kasi ngayon, kaya nag-check din ako ngayong umaga is because iba yung nararamdaman ko pa rin. Pero hindi katulad kahapon. Pero ang baba pa rin, 95/60. So, kumain na rin naman ako. Sabi nga ni Am, kumain ka ng maalat. So, mamaya magpapacheck. Mag-check ulit ako mamaya. Tsaka, ang kailangan ko talaga dito guys is kailangan ko magpahinga. yun. Pero guys, natulog ako kagabi alas 12. As in, hindi ako nag-cellphone. As in, natulog ako ng 12 o'clock. Pinitawan ko talaga yung cellphone. Natulog ako kasi masama ang pakiramdam ko. Natulog ako ng saktong 12 o'clock. And nagising ako is 8 o'clock. Talagang sinabi nga sa akin ni Donna, Jenny, adjust mo ang gising mo. Magising ka ng tanghali. Huwag kang magising ng maaga. Sabi ko, oo. Gagawin ko talaga bukas kasi sumasama ang pakiramdam ko. 8 o'clock ako gigising. Kahit masabihin pa, kahit may magalit pa sa akin, pero wala naman. Hindi naman sila magagalit. And kahapon nga, nung ako'y masama ang pakiramdam, sabi nga nung anak ng amo ko,
na babae, Jane, magpahinga ka. Sabi ko, okay na naman ako. Kasi nahihiya, alam nyo guys, nahihiya kasi ako. Ay, noong time kasi na yun, pero pag sobrang sama ng pakaramdam ko, talagang hindi na ako nahihiya. Ako talaga nagpaalam noong time na yun na talagang hindi ko na kaya. So, nagpahinga ako noon. Pero kahapon kasi medyo okay na. At saka, oras na ng pagkain na nila. Kumbaga, 15 minutes na lang, kakain na sila. So, kailangan ko lang mag-ready dito ng mga plato, mga pagkain nila, ready ko na yun. Kung iiwan ko yung kasama ko, hindi niya maraming gagawin, ang dami pa niyang ginagawa, tapos tambak pang hugasin. Parang naano ako na, 15 minutes na lamang kakain na sila, tapos makakapag-uupo na naman ako. So, makakaupo ako. Pero, ang sinasabi nga sa akin, magpahinga kasi, walang problema yan. Na 15 minutes na lang kasi yun ang iniisip ko. And, nahiya din kasi ako ng time na yun kasi nga, ang daming dapat gawin. Tapos wala sinong gagawa yung kasama ko. May ginagawa yung kasama ko. Kaya ganun. Pero pag hindi ko talaga kaya, talaga magpapahinga ako. So, guys, ang video na to is sinare ko lang sa inyo is para alagaan din natin yung sarili natin. Hindi tayo puro work, work, work lang. Sinare ko to sa inyo para katulad nun yung naramdaman ko, kailangan din huwag tayong magpanik. Kung may masama yung pakaramdam nyo, huwag kayong magpanik, huwag kayong kabahan. Kasi kapag lalo kayong kinabahan, dun lalong sasama yung pakaramdam nyo. And syempre, diba, mas lalong lalala. So, kailangan control and relax. Kahit masaba pa lang pakaramdam. And kapag hindi ako, yun talaga yung sahingis, hindi ako makahinga, nag-short niya sa breath ako. And kailangan lang talaga is kontrolin mo yung ano. Tapos mag-isip ka ng mga magagandang bagay. And habang naglilinis ka, pwede kang makinig ng music. Di ba, may cellphone ka, mag-headset ka, makinig ka ng music para medyo umano yung pakaramdam mo o yung isip mo. Pero pag masamang-masama na talagang pakaramdam mo, aba, ay kailangan mo nang gumawa ng paraan or sabi ka na sa amo mo, magpa-check up, uminom ng gamot. So guys, later, check ulit ako pag nandito na si Donna kasi darating dito si Donna, dito sila matutulog. So at least nandito si Donna, check niyo yung aking baby. So guys, thank you for watching and ingatan natin ang ating sarili. Huwag natin pabayaan ang ating sarili kasi paano tayo makakapagtrabaho ng ayos? Paano tayo makakatulong sa ating mga pamilya? And syempre para sa ating mga anak, di ba? So, bye guys and God bless. Much love.